Hello mga kulit shop, na-miss nyo ba ang videos ko? So nandito na naman tayo para sa another interesting video. So but before that, nais ko muna magpasalamat sa ating mga subscribers. So malapit na tayong mag 300 sa hindi thousands. So mag 300 subscribers, so maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking channel at sa mga videos ko. Pero maganda yung feed ng mga videos ko kasi yung isa kong video is umabot na ng 3.3k. So thank you sa lahat ng mga viewers. So for today, ang topic natin is all about torsion. So ano ba yung torsion bar? Saan siya makikita at yung pag-adjust ng torsion bar? So bakit ba natin ina-adjust yung torsion bar natin? Yun yung isa sa mga component ng sasakyan natin na may kinalaman sa clearance ng ating gulong to our body or fender. So dahil sa kanya, pwede nating i-lower yung sasakyan or itaas yung kanyang height. So importante to para dun sa mga kasama natin na gustong magpalit ng gulong na mas malapad at mas malaki. So there are times kasi na pag nagpalit sila ng gulong dahil mababa yung clearance ng kanilang sasakyan, is sumasayad yung gulong sa bumper natin at dun sa ating mudguard. And during bumps and humps, ayan, so sumasayad siya dahil mas lumaki yung gulong. So other vehicle lovers naman, ang gusto nila mas manipis yung gulong at gusto nila na i-lower yung sasakyan, so may kinalaman din yung ating torsion bar sa function na yon. So i-explain ko muna kung ano ba yung torsion bar bago yung steps para sa pag-adjust sa kanya. Okay, so ang torsion bar natin is a metal, strong, very strong metal na maihahalin tulad natin yung function sa coil spring ng ibang sasakyan. So kung yung ibang sasakyan naka coil spring at nagde-determine ng height and then yung suspension ng sasakyan, sa ating crosswind ay naka torsion bar naman tayo. Okay, so matibay naman yung torsion bar natin, hindi siya basta-basta nababali, pero siya ay natutwist at yun nga yung nagsisilbing parang spring ng sasakyan natin, no? So pag sobra yung adjustment natin, pwedeng tumaas yung sasakyan at maging matagtag. Pag naman niluwagan natin yung ating adjustment, ang tendency naman niya is ibaba yung clearance ng ating sasakyan at mas lumaki yung play niya. Okay. So paano ba gumagana yung torsion bar natin? So yung ating torsion bar is nakakabit siya dun sa lower arm, suspension arm natin, wherein pag in-adjust natin yung ating torsion kahigpit, okay? So kung mapapansin natin, tumataas yung dulo niya, no? So equivalent to sa ating suspension arm, ito yung ating torsion bar. So pag in-adjust natin siya, so tumataas siya, so meaning itinataas niya rin yung clearance ng ating sasakyan. Pero syempre dahil hinigpit na natin siya, yung magiging play niya is umuunti. Okay? So nagiging matatag din yung sasakyan natin, depende sa lambot ng ating torsion bar. So yun yung nagde-determine ng play natin. Okay? So yan yung, kumbaga, pag inaalog natin yung sasakyan, ganyan yung kanyang function. So natutwist siya at bumabalik. So, pag naman gusto nating i-lower yung sasakyan natin, i-adjust natin yung sasakyan natin ng pababa. Okay? So, ang tendency, liliit ang clearance ng body sa ground. Okay? At yung play niya is magiging maliit din. So, mas maliit yung play niya compared dun sa mataas. Okay? So, wag lang natin sosobrahan talaga ng adjust ang ating torsion bar dahil once na nasobrahan tayo at bigla tayong nag-bump, okay, nag-bump tayong ganyan, so may tendency na doon tayo napuputulan ng ating torsion bar. Okay, so yan yung concept ng ating torsion bar. So, pag hindi tama o hindi maganda yung adjustment natin sa kaliwa at sa kanang torsion bar natin, yun yung time na nagkakaroon ng tabingi effect doon sa ating sasakyan. So, halimbawa, ito, in-adjust natin ng ganito kataas. Okay. Din sa kabila naman, ang adjustment natin is masyado mataas. So, ang tendency niya is mas mataas yung
clearance sa left side natin. So yun. So para maging tama o balanse yung ating sasakyan, may kinalaman si torsion bar dyan. But not mainly si torsion bar lang, kasi may other suspension components pa naman tayo na pwedeng i-consider sa lapat ng sasakyan natin. Pero one of the factors is yung ating torsion bar. So I hope naging maganda at malinaw yung explanation ko about torsion bar at kung paano yung function niya. At dun naman sa mga gusto mag-adjust ng torsion bar nila, mag-DIY, eto lang po ang mga kailangan nating gamit. So, isang metro or ruler, panukat, liabe or wrench, and then jack. And also, mat. So, ito yung hihigaan natin pag mag-a-adjust tayo ng torsion bar. So, ito lang yung mga kailangan nating materials para makapag-adjust tayo ng ating torsion. Okay, so punta na tayo sa steps kung paano mag-adjust ng ating torsion. So, along the process, ipapakita ko sa inyo or makikita natin kung saan ba located ang ating torsion bar. Okay, so, pero bago po ang lahat ng steps natin, paalala lang po, maging maingat po tayo sa gagawin natin. Take necessary precautions and safety measures bago natin gawin ang kahit anumang bagay para hindi tayo ma-aksidente or masaktan dun sa ating mga gagawin. So, paalala lang po guys yan ha. Dapat tatandaan natin yung ating safety first. Okay, so ang first step natin is to determine kung gaano ba natin gustong itaas or ibaba yung clearance ng ating sasakyan. So, kailangan alam natin yung measurement or meron tayong idea about dun sa measurement na yan para hindi naman tayo sumobra ng adjustment. Okay. So, gamit yung ating metro, pwede nating sukatin yung gap from the mugs or rim natin up to the fender. So, in that way, malalaman natin kung ilan ba yung gusto nating i-adjust pababa or ilan pa yung gusto nating i-adjust pataas. Okay. So, sukatin natin yung harap at saka yung likod na clearance para malaman natin kung pantay ba yung sasakyan natin or nakatungo. By the way, another info, yung crosswind natin is ang setup talaga niya is nakatungo. Kaya baka kasi sukatin niyo yung from fender up to the rim natin or mugs. So parang sinukat niyo siya na same ang sukat, pero pag tiningnan natin siya visually, hindi sila pantay. So, talagang magiging ganun yung measurement natin because nakasubsob nga yung setup ng ating crosswind. So, adjust nyo lang ng konti dun sa sukat natin sa harap at saka sa likod. So, once na masukat na natin siya at alam na natin kung ilo-lower ba natin siya or itataas. So, kung lowered, hindi na natin kailangan i-jack yung sasakyan natin. Pero kung itataas naman natin siya, kailangan natin siyang i-jack para mas mabilis yung ating or mas maging madali yung pag higpit natin dun sa screw. So, since naman na pag pa-lower yung sasakyan natin, paluwag yung screw niya sa torsion, so wala tayong magiging problema dun. Wala siyang laban. So, ibang usapan na pag pataas na yung gusto natin mangyari, so kaya dapat lagyan natin siya ng jack. Okay. Example na pagdesisyonan ninyo na itataas natin yung sasakyan natin. So, maglagay lang tayo ng jack dito sa center. Okay. Then, itaas natin siya as much as possible na kaya natin siyang itaas. So, in that way, mas madali nating ito-twist yung bar natin. So, next step is to locate. O, i-prepare natin yung ating higaan at yung ating liabe. So, para makapag-adjust tayo ng torsion bar. So, locate natin ngayon yung ating torsion bar. So, higa lang tayo.
Okay, and then yung adjustment ng torsion bar natin is located here. So, ito yung screw. Ayan. So, yan yung adjustment ng screw natin. At yung torsion bar natin is... Oh guys, dadapa lang ako. Para sa inyo. Ang torsion bar natin ay ito. Yan, yung bakal na to. Up to... Yan, dun sa ating lower suspension arm. So, gaya na nasabi ko, kung gusto natin na itaas yung sasakyan natin, ihigpit na natin yung torsion bar, yung adjustment, pahigpit siya. So, ang tendency niya is magto-twist yung bar natin. So, ito yung bar. Magto-twist siya against the body. Okay, magto-twist siyang ganyan. At yung arm natin, dahil na-twist siya, ang tendency niya, lalayo siya dun sa ating body. Making the clearance larger. So, i-increase niya. Tataas yung sasakyan natin. Ngayon, kung i-lower naman natin yung sasakyan natin, paluwag naman yung adjustment. So, ang tendency, ito yung twist niya, paganyan. So, bababa yung ating arm. Okay, lalapit siya sa body. Making the clearance na mas maliit. Okay. So, sa kabila naman, ang ating torsion bar is ito. Hanggang dun sa kabila. Sa right na suspension arm. So, yan yung ating torsion bar. Okay. So, gaya na sabi ko kanina, kung hindi nakataas yung ating sasakyan, pag palaban siya, pa-twist, mahihirapan tayong i-adjust yung screw. Kasi lumalaban yung bar natin. Pag pa-lower naman, madali lang kasi paluwag naman siya. So, walang magiging problema sa adjustment. Okay. So, paano ba yung pag-adjust sa kanya? Kung gusto natin na pasikip, okay, para hindi kayo malito, mayroon akong technique na ginawa para dyan. So, wait lang guys ha. Kukunin ko lang yung tekniko. Ayan. So, para sa inyo, higat, humihiga at dumadapa ako dito sa ilalim ng aking sasakyan. So, ano yung technique na ginamit ko dyan para hindi ako malito? So, kumuha ako ng isa pang tornilyo. Ayan. Ngayon, paano yung ikot niya? Kung gusto natin na pataasin yung ating clearance or itaas natin yung sasakyan natin, kailangan pahigpit itong screw natin. At kung pahigpit siya, ayan. Ayan ang ikot. Okay? Ang ikot ay clockwise. So, pag naghigpit tayo sa torsion bar natin, clockwise. So, clockwise. O, ganun. Ayan. Ayan, ganun ang ikot. Okay? So, hindi ko nagagalawin kasi baka magbago pa yung clearance ng sasakyan ko. Ayan, ganyan. So, sa kabila, ganun din. Pahigpit siya. Pag naman pa-lowered, counterclockwise, paluwag. Okay. Ayan. So, para hindi kayo malito guys, tandaan nyo kung ilang ikot yung gagawin nyo dito sa left side. At most likely, ganun din yung gagawin yung ikot sa right side. Pero, hindi siya assurance na magiging pantay yung inyong adjustment. Bakit? Dahil may tendency na mas malambot yung isang torsion natin compared dun sa kabilang torsion. So, kung inyong mapapansin, laging yung may load sa atin is yung left side or yung passenger side. Kasi lagi tayong nakasakay dun. Hindi naman tatakbo yung sasakyan natin ng walang driver, no? So, meaning, mas malamya or mas malambot to compared dun sa kabila. Yung kabila, mas stiff. So, possible na konting adjust lang dun, tumaas agad siya. Dito, mas marami yung ikot para makuha mo yung height na gusto mo. Okay. So, yung sobrang adjustment na sinasabi ko, kung titignan nyo yung thread ng aking screw dun sa torsion, ayan, malaki pa.
So meaning yan pa yung pwede kong i-adjust sa kanya. Pag tinood ko yung screw na yan at itong part na to, okay, yung part na to ay lumapat na dito sa taas. Yun yung todong adjustment ng torsion na medyo somehow delikado, dahil once nga na nag-bump or sumobra yung pressure sa ating torsion bar, pwede siyang maputol. So, sa akin naman, masaya na ako na ganyan ng adjustment ko. Maliban na lang kung gusto ko pang mag-increase ng size ng gulong, pwede ko pa siyang i-adjust. Ayan. Medyo malayo pa, no? Malaki pa yung adjustment niya. So, same as with dito sa left side. Okay. So, again, pagka pahigpit, clockwise. So, ang effect niya, itataas yung clearance ng sasakyan. Pag pa-lowered, counterclockwise, ang effect niya, pababa naman yung height ng sasakyan natin. Okay? So, once na na-adjust nyo na yung both screws, na yan, okay, ang gagawin natin is, tatanggalin natin yung jack, tapos, siguro, iikot natin sa lugar natin ng isang beses yung ating sasakyan, then check the clearance from the rim up to the fender, kung okay na yung adjustment, at kung pantay na sila. Okay, pag hindi, jack up ulit natin and adjust the screw. So, tandaan nyo guys yung itsura niya para pag sinilip nyo yung ilalim ng sasakyan nyo, alam nyo na siya yung torsion bar. There are times din na trial and error yung mangyayari kasi hindi agad natin makukuha yung perfect na gap na gusto natin, at minsan hindi talaga magpantay yung right side clearance sa left side clearance. So, ang cause noon is yun nga ang ating torsion na maaaring mas malambot or mas matigas or mas stiff yung right side compared sa left side. Pero siguro yung clearance naman natin, kung halimbawa meron lang siyang 2 to 3 millimeters na difference, okay na yun. So, hindi talaga natin makukuha as in 100% na talagang parehong-pareho sila ng gap. Check nyo yung pagliko-liko kung sumasayad pa ba siya or hindi. O, yun lang guys. So, sana may natutunan na naman kayong bago sa videos ko. At kayang-kaya natin ngayon i-DIY yung pag-adjust ng torsion bar natin whenever we want it to be lowered or increase the size of our clearance. So, napa-English tuloy ako guys. Okay? So, yung mga new subscribers natin, ipa-flash ko po yung pangalan. Shoutout po sa inyo. Maraming po salamat sa pag-subscribe. Guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe on my channel, Kulit Shop. And see you again on my next videos. So, see you again guys. And God bless you all.